Nagsimula na ang marathon hearing ng Senado sa Panukalang 2019 National Budget. Sa pagdinig, inungkat ng mga senador ang sinasabing budget insertion sa DPWH. Si Mean Corbera sa detalye. Umarangkada na kanina ang marathon session ng Senado para paspasan ang pagpapatibay sa Panukalang 2019 National Budget. Bago ang pagdinig na pagkasunduan sa ipinatawag na caucus na paspasan ang deliberasyon sa plenaryo ng proposed 3 trillion national budget. Target ng Senado na matapos ngayong linggo ang pagtalakay sa pondo ng 10 pang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga nakahanay na pagdebatehan sa plenaryo ang budget ng Department of Public Works and Highways, Department of Tourism, Department of National Defense at ang Department of Health. Well, for sure, we will pass the budget. We're looking at passing it by next week. And then you'll have a BICAM the following week, and then we ratify it after the BICAM. So within 3 weeks, dapat tapos. Wala naman daw nakikitang problema o kontrobersyal ang Senado maliban sa pondo ng DPWH kung saan sinasabing itinago ang kontrobersyal na pork barrel ng mga kongresista. Kung matatapos ngayong linggo, maaring maisalang na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang pondo at malagdaan ng Pangulo bago matapos ang Enero. Most probably that will be, have to be tomorrow because by Wednesday we will be terminating the period of interpretations and by Monday, the 21st, period of amendments dapat tapos na. Kaya yung Thursday to Sunday, pwedeng in finishing touches yung mga submissions ng amendments or it could even be earlier, like Wednesday. And then, Monday we approve on second and third reading. Then the following day, they go into BICAM. Pero sa pagsalang pa lang sa pondo ng DPWH, inungkat ni Senator Ping Lacson ang 75 billion pesos na idinagdag sa pondo ng ahensya na hinihinalang pork barrel. Sa pagbusisi ng Senado, lumitaw na ang 75 billion pesos ay hindi pa kasama sa 480 billion na orihinal na pondo na isinumitin ng DPWH sa Malacanang sa ilalim ng National Expenditure Program. Una, 75 billion ba kasama doon sa originally submitted 651 o labas doon or initiative ba yon ng DPWH o initiative ng DBM na magdagdag ng 75 billion. Pero sa paliwanag ni DPWH Secretary Mark Villar sa mga senador, wala siyang alam sa nangyari insertions dahil binigyan sila ng budget ceiling ng Department of Budget and Management. According to Secretary Villar, DPWH submitted 480 billion list of projects. Before that, he communicated a budget ceiling request with no projects identified of 651 billion based on the previous year's budget. However, because it is a cash-based year 2019, they were informed by DBM to limit it to 480 billion, which they followed and therefore submitted identified infrastructure project. Iginit naman ni Villar na wala siyang nakikitang irregularidad dahil sa budget process, maaari raw talagang dagdagan o bawasan ang pondo ng isang departamento ng gobyerno. Recommendatory ang function namin. Nagbigyan kami ng ceiling ng 480, so we identified 480 billion worth of projects. Now, during the process, if there are some changes, I cannot speak for the changes. I can only speak for ourselves. Sinagot rin itong umanimang anomalya at mga pinaborang kumpanya na nakakuha ng kontrata sa DPWH kabilang na ang umanika mag-anak ni Budget Secretary Benjamin Jokno. Pagtiyak ng kalihim, dumaan sa legal na proseso ang bidding at pag-a-award ng mga kontrata. Gayunman, may ginagawa na anya silang investigasyon. Kung mapapatunay na nagkaroon ng hokus-pokus sa selection process, hindi sila mangingiming magsampan ng kaso laban sa mga ito. No one is allowed to interfere. That's a process. That's the process of awarding contracts is it's in under the law, the procurement law. That cannot be. No one can interfere with that. And if there's any evidence that anyone interfered, we will sanction them and we will file cases against them. Para sa Eagle News, Mean Corbera, AM 1 with 25.